Bilyonaryo. Na-inlove agad ito sa maid niya sa unang kita nila. What are you doing? Maglilinis po, sir. You will never clean any part of this mansion again. Sabay hatak sa bewang niya. Wag po. Nagmamakaawang sa ni Dalia, lalo na nang punitin ng lalaki ang suot niyang damit. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo pong gagawin to. Narinig nga ng lalaki ang hinain niya, kaya tumigil ito at mariin siyang pinagmastan. What the hell is wrong with you? Puno ng luha ang mga mata ni Dalia at nanginginig na ang buong katawan niya sa labis na takot. Lumayo sa kanyang lalaki at napahilamo sa sobrang inis. Kahit hindi pa kilala ni Dalia ang lalaki na to, batid niya na mabait ito. Lumayo sa kanyang lalaki at naupo ito sa gilid ng kama. Is this your first time? Opo. You signed the contract kahit na alam mo itong magiging trabaho mo. Kahit na alam mong birhing ka pa. Galit na saad ng lalaki. You signed it knowing that you would be my sex slave. That would satisfy my needs. And I could take you whenever I wanted. Tapos ay bigla kang iiyak at magmamakaawa sa harapan ko ng ganito ngayon? Bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nang sandaling bumaba sila mula sa yate na kanilang sinasakyan, ang mainit na hangin sa isla ay sinalubong ng kanyang mahaba at brown na buhok dahilan ng pagsabog nito. Napapikit naman siya ng bahagya sa harap ng hangin na tumama sa balat niya. Hinarap ni Dalia ang pinanggalingan ng hangin at nakita ang lawak ng asul na karagatan. Ang ganda pala dito! Saad ni Jewel, nakakababa lang din mula sa yate na naghatid sa kanila papunta sa isla na to. Kaibigan niya itong si Jewel at sinamahan siya pupunta sa tagong isla na ito kung saan siya maninilbihan. Diyan ba sa bahay na yan ako maninilbihan, Jewel? Tanong ni Dalia sa kaibigan. Tinutukoy niya ang maganda at malaking mansyon na nasa tuktok ng hill. Oo, diyan nga. Tugon ni Jewel na nakatingin din sa mansyon. Si Kane Pontevedra ang may-ari ng bahay na yan. At siya rin ang magiging boss mo. Tumango si Dalia at sabay na silang umakyat sa hagdan na gawa ng bato patungo sa mansyon. Pagpasok nila sa bahay ay walang katao-tao sa loob. Nasaan si Kane Pontevedra at ang iba pang mga magiging kasama ko dito? Nagtataka na tanong ni Dalia. Madalang siyang pumunta dito at ang ibang mga katulong naman ay nasa bakasyon. Babalik din naman sila dito paglipas ng isang linggo. Paliwanag naman ni Jewel kung kaya ay napatango siya. Ganun ba? Eh, sino naman ang makakasama ko dito sa araw? Ani Dalia. May kaunting pangamba sa pag-iisip na baka siya ay mag-isa lamang sa araw na yon. Si Sir Kane. Pinarating sa akin ang sekretarya niya na pupunta siya dito ngayong araw. Tugon ni Jewel. At bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil hindi naman pala siya magiging mag-isa dito ngayong araw. Hindi rin nagtagal si Jewel dahil may trabaho pa raw ito ngayong araw at hinatid lang siya nito sa isla. Hindi rin daw ito pwede na maabutan ni Kane dahil ayaw na ayaw daw kasi ng lalaki na may ibang tawang tumutungtong sa pamamahay nito. Maliban na lang kung inaasahan na nito ang pagdating. Inayos na rin kaagad ni Dalia ang dala niyang mga gamit para mamaya pagdating ng amo niya ay wala na siyang ibang iisipin na gawin kundi ang pinag-uutos lang nito. Sinabi sa kanya ni Jewel kung saan daw ang magiging kwarto niya. Nasa ikalawang palapag ng mansyon nito at pangatlong silid na madadaanan kaya diretso na siya roon. Sa loob ng anim na buwan ay ito ang magiging tirahan niya at maninilbihan din siya dito. Siguro naman sa anim na buwan na yon ay makakapag-ipon na siya ng sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay.
Inayos niya ng mga gamit sa loob ng cabinet, pati na rin ang mga toiletries niya. Sa munting lamesita na nasa tabi ng kama niya, inilapag niya ang kwadro nilang pamilya. Pareho silang masaya na nakangiti roon at yakap pa siya ng kanyang mga magulang. Mga panahon na wala pa silang mga problema at panahon na kasama niya pa ang mommy at daddy niya. Sandaling yung tinitigan ang mukha ng kanyang mga magulang at huminga siya ng malalim. Miss na miss ko na po kayo, mommy at daddy. Malungkot na wika ni Dahlia. Huwag po kayo mag-alala sa akin dito. Sisikapin ko po na maging maayos ang buhay ko. Kaya sana ay masaya kayo ni daddy kung nasa man kayo ngayon. 3 taon na mula nang sabay na mawala mga magulang niya dahil sa isang malagim na trahedya. Nalaglag ang kotse na sinasakyan nila sa isang bangin at pareho nilang hindi nagawang makaligtas. Nasa edad 19 na siya ngayon. At dahil siya lang nag-iisang anak, ang mga kapatid ng kanyang ama ang kumukup sa kanya. Ngunit mga sakim sila sa pera. Kinuha nila ang lahat ng yaman ng mga magulang niya. Ang gusto pa nga nilang mangyari ay ikasal siya sa isang matandang mayaman para sa karagdagang kayamanan. Kaya bago pa mangyari ang gusto nila, tumakas na siya mula sa kanila. Ang kanyang pagtakas mula sa kanila ay wala siyang dala kahit na ano, kundi ang damit na suot niya. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa kanya. Basta nasa isip niya lang sa mga sandaling yon ay ang makalayo sa kanila at hindi matuloy kung ano man ang masamang pinaplano nila sa kanya. Sa kabutihang palad, nakadaupang palad niya si Jewel. Natagpuan niya ito nung walang-wala siya at ito ang tanging tumulong sa kanya. Pinatira siya ni Jewel sa bahay nito at tinulungan na makahanap ng trabaho sa isang fast food chain. Ngunit sadyang hindi sapat ang kinikita niya doon ang alukin siya ni Jewel na maging kasambahay ng isang misteryosong bilyonaryo at malaman niya na ang sahod ay 100,000 pesos monthly, kaagad siyang pumayag. Sabi rin kasi sa kontrata na si Jewel ang pumirma para sa kanya, ay 6 na buwan lang siyang magiging kasambahay ng bilyonaryo. Iyon daw kasi ang kadalasang itinatagal ng mga kasambahay nito. Nakadepende rin daw sa misteryosong bilyonaryo kung magre-renew ng kontrata. Sa isip ni Dahlia, kahit hindi na siya mag-renew ng kontrata, sapat na maiipon niya sa loob ng 6 na buwan para makapagsimula siya ng bagong buhay at magbukas ng isang maliit na negosyo. Sobrang tahimik ng mansyon dahil mag-isa lang siya. Wala siyang kasama, ni isa. Natapos niya na ang pag-aayos sa kanyang mga gamit at lumabas na lang siya ng mansyon para tingnan ang tanawin sa labas. Sa paglabas niya, umihip naman agad ang malamig na simoy ng hangin kaya napahinga siya ng malalim. Rinig na rinig niya ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan at ang awit ng mga ibon na nakadapo sa mga malaking puno. Habang nakatanaw siya sa karagatan ay hindi maiwasan na makaramdam siya ng lumbay at naaalala niya ang kanyang mga magulang. Noong nabubuhay pa ang mga ito ay malimit silang mag-out of town ng mommy at daddy niya tuwing summer. Kadalasan nga magagandang beach resort ang kanilang pinupuntahan dahil gustong gusto ng mga magulang niya ang karagatan. Sabi nila na papawi ang pagod nila sa tuwing naririnig nila ang hampas ng alon sa dalampasigan. Bigla naman ang pagkadama niya ng lungkot para sa mga magulang. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Dahlia at bumalik na siya sa loob ng mansyon. Magsisimula na lang siya sa paglilinis para hindi siya masyadong malungkot at hindi niya maalala ang mga magulang niya. Anong ginagawa mo? Abala si Dahlia sa pagkukuskos ng sahig nang biglang may malalim na tinig na nagsalita. Dahan-dahan siyang nag-angat ang ulo sa tao nagsalita. Nakita niya ang isang gwapong lalaki na may magkasalubong na kilay habang diretso ang tingin sa kanya. Marahil ay ito na si Kane Pontevedra, ang magiging amo niya. Ang misteryosong bilyonaryo. Naglilinis po, sir. Tugon ni Dahlia na kinakabahan. Napakunot naman ang noon nito sa sinabi niyang yon. Who told you to clean? Po? Hindi po ba yun ang trabaho ko dito? Hindi niya intensyong isatinig yon pero marahang lumabas sa kanyang bibig. Nagtataka siya dahil iyon naman talaga ang trabaho na pinasok niya dito. Lumapit sa kanya ang lalaki at biglang bumangon ang kaba sa dibdib niya, lalo na nang dumukwang ito palapit sa kanya. Hindi mo ba alam kung anong klase ng trabaho ang pinasok mo? Ha?
kasambahay po. Ngumisi ito. Iyong ngiti na parang pinagtatawanan siya. Have you read the contract properly? Hindi na nakasagot si Dahlia. Hindi niya alam kung anong contract ang sinasabi nito dahil wala naman siyang nahawakan na contract. Si Jewel kasi ang nagpasok sa kanya dito at marahil ay ito na rin ang nakakaalam sa contract na sinasabi ng lalaki na ito. You are going to be my sex slave. Your job is to satisfy my needs. Madilim ang mga mata nito. And that's what you're going to do right now. Kailangan mong gawin kung ano ang trabaho na pinasok mo sa akin. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Dahlia nang bigla nitong hawakan ng kanyang kamay. Pinatayo at kinaladkad siya. Ano pong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo po ako. Stop being loud. Asik nito. Ayoko sa maiingay. You are only allowed to be loud in bed. Walang tigil sa mabilis sa pagtibok ang puso ni Dahlia. Takot na takot siya habang kinakalagyan siya ng lalaki na ito papasok sa loob ng isang kwarto. Pagkahakbang nila papasok sa loob, bigla nitong sinandal ang likod niya sa pader at marahas na inangkin ang kanyang mga labi. Ang dalawang kamay niya ay nakapin sa pader. Mariin, nakapikit ang kanyang mga mata. Magalaw ang kanyang ulo para makatakas sa mga labi nito, habang pilit pa rin siyang nagpupumiglas mula sa hawak nito sa kanya. Ngunit masyadong malakas ang lalaki na ito. Hindi ito matitinag. Kahit anong gawin niya na pagpupumiglas ay walang epekto dito. Hanggang sa hindi na ito nakontento sa pag-angkin sa labi nito, walang kahirap-hirap na binuhat siya nito at dinala sa kama. Nang maihiga siya sa kama, agad itong pumatong sa kanya. At ang mga luha ni Dahlia ay mas lalo pang dumami. Labis na takot at pagkabigo. Iyon ang nararamdaman ni Dahlia ng mga sandaling yon. Natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ng lalaki na ito. At pakiramdam ni Dahlia ay pinagtaksilan siya ng natatanging tao na itinutuling niyang kaibigan. At akala niya ay hindi siya ipapahamak. Nabigo siya. Sa pangalawang pagkakataon ay nabigo siya sa taong pinili niyang pagkatiwalaan. Huwag po! Ang nagmamakaawa na saad ni Dahlia lalo na nung puniti ng lalaki ang suot niyang damit. Maawa po kayo sa akin, huwag niyo pong gagawin to. Narinig nga ng lalaki ang hinaing niya. Tumigil ito at mariin siyang pinagmastan. What the hell is wrong with you? Puno ng luha ang mga mata ni Dahlia at nanginginig na ang buong katawan niya sa labis na takot. Lumayo sa kanyang lalaki at napahilamon sa sobrang inis. Kahit hindi pa kilala ni Dahlia ang lalaki na to, batid niya na mabait ito. Alam niya na papakinggan siya nito. Kahit paano, alam niya na may natitira pa rin kabutihan sa puso nito. Lumayo sa kanyang lalaki at naupo ito sa gilid ng kama. Siya naman ay agad din na naupo habang ang luha ay wala pa rin tigil sa pag-agos. Madilim ang mukha ng lalaki at seryosong tiningnan siya nito. Is this your first time? Opo. You signed the contract kahit na alam mo na ito magiging trabaho mo. Kahit na alam mong birhen ka pa. Galit na saad ng lalaki. You signed it knowing that you would be my sex slave that would satisfy my needs. And I could take you whenever I wanted. Tapos ngayon bigla kang iiyak at magmamakaawa sa harapan ko ng ganito ngayon? Hindi sumagot si Dahlia. Kinagat niya lang ang ibaba niyang labi habang ang buong katawan niya ay nanginginig pa rin dahil sa takot. Dapat alam mo kung anong trabahong pinasok mo. Galit na ipinahayag nito bago tumayo. Fix yourself. Mag-uusap tayo. Pinagmasdan niya ang lalaki habang naglalakad palapas ng kwarto nito at napaigtad siya ng malakas nitong isarang pinto. Kaagad niyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Kahit papaano, nagpapasalamat siya na hindi natuloy ang plano ng lalaki kanina. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Dahlia. Kaagad siyang nag-ayos bago pa man magalit sa kanya si Kane Pontevedra. Nang kumalma na siya ay agad siyang lumabas, dumiretso sa living room kung saan naabutan niya ang lalaking si Kane.
Masusi siya nitong tiningnan at napalunok naman ang mariin si Dalia. Have a seat. Malamig na utos nito sa kanya. Mariin na napalunok ulit si Dalia. Tumangu siya at naglakad papunta sa sofa at doon siya naupo. What's your name? Tanong nito. Dalia po, sir. Dalia Vidal. Hindi niya tunay na apelido ang kanyang sinabi dahil ayaw niya na malaman nito ang tunay niyang pagkakakilanlan at baka ibalik siya nito sa mga tito at tita niya. Ilang taon ka na? 22 po, sir. Young. Too young for this kind of job. Para bang gusto na nitong sabunutan ng sariling buhok. Pinakalma nito ang sarili bago muling seryoso ang nagtanong. Bakit ka pumayag sa ganitong klaseng trabaho? Kailangan ko po ng pera, sir. Pero hindi ko naman po alam na pagiging sex slave niyo pa lang napasok kong trabaho. Paliwanag ni Dalia. Umaasa siya na maniniwala ito sa kanya. Ang sabi po kasi sa akin ng kaibigan ko ay pagiging kasambahay lang magiging trabaho ko dito sa inyo. So your so-called friend fooled you? Kinagat ni Dalia ang ibaba niyang labi at nagbaba siya ng tingin. Tunay ang mga kataga na binitawan nito. At ang masahol pa roon ay isa naman siyang tanga na nagtiwala sa kaibigan. At kinuha niya rin ang pera ko? Dagdag pa ni Kane. Kaya muli siyang nag-angat ng ulo dito. Madilim ang mukha nito. Ngayon, may ibabalik mo ba sa akin ang pera na kinuha ng kaibigan mo? Ko? Kung mababayaran mo ang halagang 5 milyon na kinuha nila sa akin, pakakawalan kita. Wala kang kahit anong galos o sakit sa katawan na matatamo mula sa akin. Wala akong kahit na anong gagawin sa'yo. Hindi na makapagsalita si Dalia. Wala siyang ideya kung paano niya magagawa na bayaran ng ganong kalaking halaga ng salapi. Wala siyang ganong kalaking pera. Hindi niya nga kayang bayaran yon. Mababayaran mo ba ang 5 milyon sa lalong madaling panahon, Dalia? Tanong ni Kane. Nagbaba siya ng tingin at saka marahang umiling-iling. Wala po akong ganong kalaking halagang pera. Nagbuntong hininga ang lalaki na para bang sobrang naiinis na ito ngayon. Kung ganon, ano sa tingin mong makukuha ako na kabayaran sa 5 milyon na tinakbo ng kaibigan mo? Mariin siyang lumanok bago natatakot na nagsalita. Pwede ko po kayong pagsilbihan pero hindi ko po magagawa na maging sex slave ninyo. Hindi ko po kaya yon. Kahit anong trabaho po ay handa ko pong gawin. Huwag lang yon. Ang sagot ni Dalia. Nagbabaka sakali siyang papayag ito doon dahil hindi niya alam kung saang lupalop ng mundo niya hahagilapin ang 5 milyon. Just slave then, wika ni Kane. At marahan siya man siyang tumango. Hindi ba't parang lugi ako roon? I can hire more than 10 maids at hindi aabot ng 5 milyon ang magiging pasahod ko sa kanila. Besides, marami na ako mga kasambahay para magdagdag pa ng iba. Mas lalo lang nakinabahan si Dalia. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip nito ngayon. Nangangamba siya sa kung ano man ang gusto nito na maging kabayaran sa malaking halaga na tinakbo ng isang itinuturing niyang kaibigan. But since your service is the only thing you could offer, binitin ang lalaki kung ano man ang sasabihin. Wala akong choice kundi ang pumayag sa offer mo. I won't let my 5 million go to waste. So do your job properly, or else ipapakulong kita. At maging ang kaibigan mo ay ipapahanap ko para sabay kayo na mabulok sa bilangguan. Hindi mo namang gusto na mangyari yan sa'yo. Am I right, Dalia? Napalunok siya ng mariin at saka tumango. We're settled then, pahayag ni Kane. Bago tumayo, linisin mo ang buong mansyon. Maging yung mga dahon sa labas ay walisin mo. Ayoko may makita ako na kahit konting kalat sa loob at labas ng mansyon. At gusto ko na matapos mo ang lahat ng pinapagawa ko sa iyo ngayong araw lang na to. Before dusk, gusto ko na nakahanda ng pagkain ko. Para bang babagsak ang balikat ni Dalia sa sinabi ni Kane dahil
Hindi niya alam kung paano niya sisimula ng paglilinis sa loob at labas ng napakalaking mansyon na ito. Ganun pa man, kahit walang ideya kung magagawa niya ang lahat ng sinabi nito, tumango pa rin siya kesa naman ipakulong siya nito o piliting maging sex slave. Umalis si Kane sa harapan niya ngunit tumigil at muli siyang nilingon. One last thing. Huwag na huwag kang papasok sa ikahuling silid sa second floor. Kahit anong mangyari. Kahit anong marinig mo ay huwag kang papasok doon. And you should call me master. Nagsimula na si Dahlia sa paglilinis sa buong mansyon. Sa laki at lawak ng mansyon na ito, sa isip ni Dahlia, baka dito pa lang sa loob, ay aabutan na siya ng hapon sa paglilinis. Nagsisimula pa lang siya pero napapagod na kaagad siya at sinusumpa niya sa isip niya si Jewel at ang mukhang pera niyang mga tiyahin at tiyuhin na kinamkam ang lahat ng yaman ng pamilya niya. Kaya nagkaganito ang buhay niya ngayon. Tanghali na at nasa ikalawang palapag na siyang naglilinis. Ipinagpapasalamat na lang ni Dahlia na hindi naman ganong karami ang dumi sa mansyon. At konting alikabok lang kaya mabilis siyang natapos sa paglilinis sa unang palapag. Ang mag-guest room naman ay hindi rin marumi dahil hindi nagagamit. Kaya hindi rin siya nahirapan doon. Naglalampaso siya sa pasilyo at napatingin nung nasa tapat na siya ng pinto na tinutukoy ni Kane. Nagtataka siya kung anong meron sa kwarto na to at bakit ipinagbabawal ni Kane na pumasok siya at maglinis doon. Kanina nga ay kung ano-ano nang tumatakbo sa isip niya. Nangangamba siya na baka may mga malagim na sekreto ang itinatago ng misteryosong bilyonaryo sa loob ng kwarto na ito. Gayunpaman, pinigil niya ang sarili na maging matabil at sobrang curious. Baka kasi siya ay mapugutan ng ulo. What's this? Hindi ba sabi ko sa'yo ayokong may makikita akong kalat? Palubog na ang araw at lumabas si Kane mula sa kwarto o opisina nito para makita ang trabaho niya. Nagkataon na paglabas nito ay may mga bagong hulog na tuyong dahon mula sa mga naglalakihang puno mula sa paligid. Ngunit nilinis niya naman ang sobrang igi ang paligid kanina. Sinigurado din ni Dahlia na walang kalat ang maiiwan ngunit sadyang hindi pabor sa kanyang swerte at ang kalikasan. Sa dami ng maaaring magpahamak sa kanya, ang kalikasan pang nagtaksil sa kanya. Lahat na lang ay para bang pinagtataksilan siya. Unang-una ang mga kamag-anak niya na puro walang kwenta at sakim sa pera. Sunod naman ay ang nag-iisang tao na itinuturing niyang kaibigan. At ngayon naman, ang kalikasan mismo. Ay, ano bang kasalanan ang nagawa ni Dahlia sa kanya nakaraang buhay para pagkaitan siya ng mundo ng ganito? Pero Master, naglinis naman po ako ng mabuti, sadyang bagong hulog lang po ang mga dahon na yan. Kanina po, bago kayo lumabas, ay malinis po dito dahil inayos ko po talagang trabaho ko. Paliwanag ni Dahlia na kinakabahan. Tiningnan siya ni Kane. Sinasabi mo ba na kasalanan ko pa na hindi ako lumabas agad para naabutan kong malinis pa? Kaagad naman siyang umiling. Hindi po sa ganon, Master. Nagbuntong hininga na lang si Kane. Bukas mo na lang ulit ito linisan dito. Nakapagluto ka na ba ng dinner ko? Opo, Master. Sinamahan niya ito papasok sa mansyon. At pagdating nila sa kusina ay agad niyang hinanda ang dinner nito. Tahimik naman na naupo si Kane sa dining. Hindi marunong magluto si Dahlia dahil nga siya ay laki sa yaman. Ito ang unang beses na magluluto siya para sa isang tao at nag-aabang siya sa kung anong magiging reaksyon nito. What? Galit na bulyaw ni Kane ang sandaling matikman ang luto niya. Sa gulat ay napapitlag naman si Dahlia at agad na binalat ng takot ang mukha niya. Ang akala niya kasi kanina ay magugustahan ito ang luto niya. Ang sabi ko, I want dinner. Hindi lason. Kinagat ni Dahlia ang ibaba niyang labi at nagbaba ng tingin. Lalo na noong pagalit na nagsalita ulit si Kane. Balak mo ba akong bigyan ng sakit sa bato sa alat nitong niluto mo, ha, Dahlia? Mabagal na pag-iling lang naging sagot ni Dahlia. Hindi niya naman kasi talaga ito gustong bigyan ng sakit kahit na masamang ugali nito. Ginawa niya ang kaninang lahat para sa niluto niya.
Nagbabaka sakali na magustuhan ito iyon. Buong buhay ni Dalia ay hindi pa siya sinigawan. Ngayon lang. Kaya pakiramdam niya ay nanunubig na kaagad ang mga mata niya. Pinakalma ni Kane ang sarili bago muling nagsalita sa medyo mababang tono. Hindi ka ba talaga marunong magluto? Mabagal na pag-iling ulit ang naging sagot ni Dalia kaya napabuntong hininga ng malalim sa kanya si Kane. Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito. Nakatiim ang bagang nito sa sobrang inis sa kanya. You offered to be my slave when you can't even cook food for your master? Pagalit itong sinabi. I'm sorry, master. Magkahalong hiya at takot ang nararamdaman ni Dalia ng mga sandaling yon. Nananatili namang madilim ang mukha ni Kane. At marahil ay dahil ayaw na nitong mag-aksaya ng oras sa kanya. Kaya ito na mismo ang nagluto para dinner nito. Napapout na lamang si Dalia at pinagmastan niyang magluto ito. Lahat na lang talaga ng trabaho niya ngayong araw ay puro na lang palpak. Here. Nagulat at nagtaka pa si Dalia na may ilapag din itong pagkain para sa kanya. Ang akala niya kasi ay para lang sa sarili nito ang lulutuin kaya hindi agad siya nakapag-react. Para sa akin po ba yan, master? Maya-maya pa ay nagtanong siya. Nagkunot naman sa kanya ang binata. Para kanino pa ba? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Sarcastic ang boses nito. Pasensya na po, master. Nagulat lang po ako na pinagluto niyo rin ako. You don't even know how to cook. Kung hindi ka tayo pagluluto ng kakainin mo, eh paano ka sa tingin mo makakasurvive sa isla na to? Sarcastic pa rin na sabi nito bago naghila ng upuan at doon na upo. I don't mind you dying here. Pwedeng-pwede naman kitang itapon sa dagat pero ayoko may nagpaparamdam sa isla ko. So, eat! Biglang bumangon ang kaba sa puso niya dahil sa sinabi nito. At agad siyang naupo sa harapan ni Kane para kumain. Ayaw niya na magkatotoo ang sinabi nito na itatapon lang siya nito sa dagat at magmumulto na lang siya. Oo nga at miss na ni Dali ang mga magulang niya pero ayaw niya pang sumunod sa kanila. Ubod ng sungit at sama ng ugali ng master niya. Iyon lang ang tanging masasabi ni Dalia. Wala na siguro makakapantay sa sama ng ugali nito. Ang pakiramdam nga ni Dalia ay gumigising lang si Quinn tuwing umaga para lang pagalitan at sigaw-sigawan siya dahil sa palpak niyang mga trabaho. Wala na yata ang araw na lumipas na hindi siya nito pinapagalitan at ginagawa na literal isang alipin. Pakiramdam ni Dalia ay bibigay na ang katawan niya sa dami ng mga kailangan niyang gawin araw-araw. Dagdagan pa ng sermon ng master niya. Are you stupid, Dalia? Ang sabi ko, bawang ang una mong ilalagay at hindi sibuyas. Katulad na lang ngayong araw, sinisigawan at pinapagalitan na naman siya ni Kane habang tinuturuan siya nitong magluto dahil nagsasawa na raw na ito na ito na lang laging nagluluto para sa kanilang dalawa. I'm sorry, master. Nagkamali po ako. Takot naman ngayon si Dalia at pakiramdam niya ay nanginginig na ang buong katawan niya dahil sa lapis na takot. Nagbuntong hininga ng malalim si Kane at pinasadahan ng kamay ang sariling buhok dahil sa sobrang ines. You know what? Figure it out yourself. Inis na inis itong lumabas ang kusina at naiwan siya sa loob na maluha-luha na dahil sa labis na takot at dahil na rin sa hindi talaga siya marunong magluto. Kung alam niya lang na mangyayari pala ito sa kanya ngayon, edi sana hindi siya lumiba noon sa mga cooking classes niya. Lagi na lang pagod ang katawan ni Dalia habang nandito siya sa mansyon ni Kane. Para bang wala siyang pahinga. Kahit na nakakatulog naman siya ay hindi pa rin sapat para mawala ang pagod niya. Araw-araw kasi ay marami siyang mga ginagawa. Kulang na lang kasi ay utusan siya ni Kane na patuyuin ang dagat at bilangin ang mga buhangin. Pakiramdam din ni Dalia ay parang naglalakad siya sa loob ng isang eggshell kapag nasa sala si Kane dahil laging masama ang tingin nito sa kanya. Kulang na lang ay maghukay na siya ng kanyang libingan sa harap ni Kane. Mabuti na lang at kahit na masamang ugali ng master niya, hindi naman siya nito sinasaktan o pinagbubuhatan ng kamay. Sinisigawan lang. Master, saan po kayo pupunta?
ang natatakot na tanong ni Dalia sa kanyang amo nang makita niya itong pababa ng hagdan na gawa sa bato. Dali-dali rin siyang lumabas ng mansyon para lang maabutan nito. Kung gaano niyang kaayaw na pinapagalitan siya nito, ganun din ang kaayaw nito na umalis ito ng isla dahil ayaw niyang maiwan mag-isa sa mansyon. Wala man lang silang kapitbahay at sobrang laki pa ng mansyon. Kaya talaga nakakatakot kung mag-isa lang siya. Master! Natatakot niya itong tinawag. Tumigil sa pagbaba ng hagdan si Kane at nilingon siya. What? Huwag po kayong aalis, Master. Ayoko pong maiwan mag-isa dito. Maluha-luhang sabi ni Dalia. Nagkunot na ito sa kanya. I am not going anywhere. Magje-jetski lang ako. Lumapit si Dalia sa master niya. Pero babalik naman po kayo, diba, Master? Of course. Wala nang magawa si Dalia kundi ang pagmasta na lang ang kanyang amo na umalis. Tinanaw niya ang kanyang amo na nakasakay sa jet ski at parang gusto niyang manatili doon. Noon kasi madalas din siyang sumakay sa jet ski ng kanyang ama tuwing nasa resort sila. Iyon din ang madalas na pagkaabalahan ni Dalia noon para hindi siya mabore. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik na siya sa loob ng mansyon para ituloy ang paglilinis niya. Pagkatapos ng sa tingin niya 2 oras sa paglilinis sa loob, lumabas ulit siya para walisin ang mga tuyong dahon na nalaglag dahil iyon ang gusto ng kanyang amo. Sakto naman at paglabas niya, tapos na rin sa pagjijetski si Kane at pabalik na ito ng mansyon. Wala itong suot na damit pang itaas at animoy kumikinang ang balat nito na nasisinaga ng araw. Sa totoo lang, maraming nang nakakita ng gwapo at matipunong lalaki si Dalia. Pero ibang tingin niya kay Master Kane. Hindi niya maipaliwanag ang male attraction nito. Kakaiba ito sa lahat ng mga nakilala niya. What? Do you like what you're seeing, Dalia? Tanong ni Kane ang nasa harapan niya ito at tumaas ang isang sulok ng mga labi. Kung nakangiti o nanunuya ay hindi niya matiyak. Pinamulahan naman siya ng pisngi ng dahil doon. Gwapo ang Master Kane niya. Kahit na masamang ugali nito, ay bumawi naman sa itsura. Malalim ang mga mata nito, at kung tutuusin ay tila isa itong agila na para bang laging sisila ng sisiyo kung tumingin. Magdadalawang linggo na siya dito sa isla at 2 linggo na rin siyang pinapagalitan at sinisigawan ng master niya. Pakiramdam nga ni Dalia ay nasira ng eardrum niya sa animoy manhid na rin ang buong katawan niya sa labis na pagod. Sa dami ba naman ng mga pinag-uutos nito? Gabing-gabi na at hindi makatulog si Dalia dahil sa lakas ng buhos ng ulan sa labas. Rinig na rin niyang malakas na hampas ng alon sa dalampasigan na dahilan para mas lalong hindi siya makatulog dahil kung anong mga sumasagi sa isipan niya. Dagdagan pa ang malakas na pagkulog na may kasamang kidlat kaya kung ano-ano ng mga anino ang nagpo-form na imahe ang nakikita niya sa blinds na nakasara. Bumangon si Dalia at lumabas ng kwarto niya dahil nakakaramdam siya ng pagkauhaw. Saktong paglabas naman niya ng pinto, ay nakita niya naman si Kay nakakalabas lang din mula sa kwarto nito, na sinasabi nito na hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Tila hindi siya nito napansin dahil tuloy-tuloy lang ito sa pagpasok sa kwarto nito. 2 linggo na siya dito ay wala man lang siyang ibang kakaiba na napapansin sa kwarto na yon. Maliban na lang sa lagi niyang nakikita na pumapasok doon si Kane at minsan ay doon pa ito natutulog. Pinagsawalang bahala na lang ni Dalia ang nakita niya at tumuloy na siya sa pagbaba. Sa kusina ay nagmamadali siyang kumuha ng tubig dahil takot na takot siya sa mga pagkulog. What are you doing here? Napapitlag siya sa gulat nang biglang may magsalita mula sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Kay na seryosong mukha habang diretsong tingin sa kanya. At nauuhaw po kasi ako, Master. Tugon ni Dalia na medyo kinakabahan. Hinagod siya nito ng tingin bago tumuloy sa paglakad patungo sa ref at kumuha na rin ng tubig na maiinom. Nagtataka. Pinagmamasdan ni Dalia ang kanyang amo. Napansin niyang tila wala ito sa tamang kondisyon. Magulo ang buhok ni Kane at iba rin ang kanyang kinikilos. Parang may hindi magandang nangyari.
Lalo pang nagtaka si Dahlia na makita niyang umiinom ito ng kung anong uri ng gamot. Hindi po ba magandang pakiramdam niyo ngayon, Master? Hindi mapigilan na itanong ni Dahlia dahil tagaktak din ang pawis sa noong ngayon ni Cain. Tiningnan siya nito at maging mga mata nito ay para bang puno ng takot. Go back to your bed, Dahlia. Pagkasabi nito noon ay umalis na ito sa kanyang harapan. Mas lalong hindi nakatulog si Dahlia ng gabi yun. Subalit ng mga sumunod na araw ay para bang wala namang nangyari. Seryoso at madaling magalit na naman ang master niya, ngunit palaging sumasagi sa isip niya na baka nga ay may malaking pinagdadaanan ng master niya. Nagpuna si Dahlia ng kamay pagkatapos niyang maghugas ng pinggan at pumunta na rin sa living room. Napahinto siya sa pagpasok sa living room nang makita ang nakatayong lalaking kausap ni Cain na kaagad bumaling sa kanya at pumadha ang gulat sa gwapong mukha. So, your secretary wasn't lying after all. You're really with a girl. Gulat na sabit ng lalaki. Nagkatinginan sila ni Cain ng ilang saglit. Lumapit ito kay Dahlia at inilahad ang isang kamay na walang hawak na box sa harapan niya. Hi, I'm Pietro. I am Cain's cousin. And you are? Tinanggap naman ni Dahlia ang kamay nito at ngumiti. I'm Dahlia. Ngumiti sa kanya si Pietro at ang bugaw nitong mga mata ay pareho ng kay Cain. Masaya ako makilala ka, Dahlia. Masaya rin ako na makita ka dito. Ang akala ko kasi ay mag-isa lang ulit ang pinsan ko at nagsisinungaling lang sa akin ang sekretarya niya. Sabi ni Pietro bago binitawan ang kamay niya. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi nito. Are you here to celebrate my cousin's birthday or... Dalukot ang noon ni Dahlia dahil doon. Birthday? Tumango si Pietro. Yes. Today is my cousin's birthday. Bagya namang nalaki mga mata ni Dahlia, tiningnan niya ang master niya na seryoso lang ang mukha. Wala siyang alam na ngayon pala ang kaarawan nito. Umuwi ka na sa bahay mo, Pietro. Wala akong balak na mag-celebrate ng birthday ko. Ang tamad namang sabi ni Cain. Hindi naman pinansin ni Pietro si Cain. Sa halip, ang atensyon nito ay na kay Dahlia. Hindi mo ba alam na kaarawan ngayon ni Cain, Dahlia? Ibinalik naman ni Dahlia ang tingin niya kay Pietro at saka marahan siyang umiling. Well, at least now you know. Tatlo na tayo. So, let's celebrate my cousin's birthday. May dala akong cake. Let's eat it. Ayaw pa sanang sumama ni Cain papunta sa kusina, ngunit pinilit ito ni Pietro. Si Dahlia ang nagsindi ng candle at lumapit siya kay Cain para mahipan nito ang kandila. Happy birthday, Master! Ang sabi ni Dahlia sa mababa na tono na sapat lang para si Cain ang makarinig habang hinihipan ni Cain ang kandila. Habang naghihiwa si Dahlia ng cake na isiserve niya sa dalawa, ay lumapit sa kanya si Pietro. Paano mo nagawa yan, Dahlia? Nagtataka na tiningnan niya si Pietro. Ang alin po, sir? Paano mo siya napapayag na mag-blow ng candle? I think that's not my cousin. Ha? Huh? Nagtataka siya sa mga pinagsasabi nitong si Pietro. Umiling lang si Pietro. Ang sabi ni Pietro ay buko salad daw ang paborito ni Cain. At tiyak ito na matutuwa si Cain kung gagawa siya ng buko salad. Kung kaya naman nung bumalik si Cain sa kwarto para magkulong, nagpasya silang dalawa ni Pietro na gumawa ng buko salad. Umakyat ng puno ng niyog si Pietro para kumuha ng buko habang nag-aabang naman si Dahlia sa baba. Ang hindi nila alam habang masaya silang dalawa na nagtatawanan, habang binibiyak ni Pietro ang kuha nitong buko, ay nakatanaw sa kanila mula sa bintana. Nagbuntong hininga si Cain bago lumapit sa kama niya. Kinuha ang gamot niya mula sa cabinet at walang tubig na iinumin ito. Happy birthday, Master! Masayang binati ulit ni Dahlia ang master niya nang pumasok na ito sa kusina. May hawak na siyang buko salad na pinagpaguran niyang gawin kagabi. Sa totoo lang ay tumigas na yon dahil sa freezer niya inilagay at may nakasindi ring kandila doon. Ang sabi sa akin ni Sir Pietro ay paborito niya raw pong buko salad kaya
ginawan kita. Hindi namang gumawa ng kahit anong kilos si Kane at nanatili lang na nakatitig ito sa kanya. Kung ito ay natutuwa o naiinis sa surprise niya, ay hindi niya masabi. Hindi niyo po ba nagustuhan, Master? Nag-aalangan niyang tanong. I did. Sagot nito na seryoso pa rin ang mukha. Thank you. Lumapit na si Kane sa kanya at sa pangalawang pagkakataon ay hinipan nito ang nakasinding kandila. At nang mag-angat ito ng tingin sa mukha niya, ay nakita niya ang kakaibang emosyon sa mga mata nito na ngayon lang nakita ni Dalia. Emosyon na dahilan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang sabi ni Pietro ay may bahay din daw dito, ito sa isla na nasa likod lang ng magagandang rock formations na nasa malayo. 20 minutes lang daw ang biyahe gamit ang yate nito, kaya naman pagsapit ng dapit hapon ay dumating ito kasama ang isang napakagandang babae para raw tikman ang ginawa niyong buko salad. Ang babae na kasama ni Pietro ay nagngangalang Maureen at malapit ito kay Kane. Ayon pa kay Pietro ay dati raw pala silang magkasintahan. Kung kaya naman hindi maiwasan na hindi siya makaramdam ng kung anumang pananakit sa kanyang dibdib. Hindi maintindihan ni Dalia kung ano itong nararamdaman niya at kung bakit niya nga ba ito nararamdaman. Ganun pa man ay pinilit niya na lang na ipagsawalang bahala ang lahat ng iyon. Lumipas ang isang linggo at laging bumibisita si Pietro at Maureen sa bahay ni Kane at mas lalo niya lang napapansin kung gaanong kalapit ang dalawa sa isa't isa. Pupunta po ba talaga tayo sa kabilang bahagi ng isla, Master? Excited na tanong ni Dalia. Kanina pa siya bihis at hindi pa rin makapaniwala na isasama siya ni Kane sa kabilang bahagi ng isla. Yeah, tipid nito ang sagot sa kanya. May ngiti naman sa kanyang labi at excited na tumayo na siya. Hinagod siya ni Kane ang tingin, mula ulo hanggang paa. Nakasuot siya ng puting maxi dress na abot sa ibaba ng tuhod niya ang haba at simpleng pink na tsinelas. Si Kane naman ay nakasuot ng black t-shirt at shorts. May kinuha pa na kung ano si Kane sa silid nito bago sila umalis ang bahay. Masaya naman siyang nakasunod sa masterpiece niya. Ngunit, naglaho rin ang kanyang ngiti nang sumulpot si Maureen at kumapit sa braso ni Kane. She's going to come with us? Tanong ni Maureen. Kaya, sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Yeah, walang ganang sagot naman ni Kane. Nasa likuran si Dalia ng dalawa. Kapit na kapit si Maureen sa braso ni Kane at may kung ano itong sinasabi. Mahinhindi ng bawat pagyagikik ni Maureen sabay takip sa bibig. She felt like a third wheel. Sir Pietro! Masayang tawag ni Dalia na makita si Pietro na nasa speedboat. Gumuhit naman kaagad ang ngiti sa labi nito pagkakita sa kanya. Sa isang linggo na palaging pagbisita ni Pietro sa bahay ni Kane, ay naging malapit na silang dalawa. Ang sabi naman ni Pietro sa kanya ay maging natural lang siya pagkasama nito dahil hindi naman daw ito ang master niyang si Kane. Alam na rin kasi ni Pietro kung anong tunay na relasyon nila ni Kane bilang isang master at servant at wala naman itong kahit anong panghuhusga sa kanya, lalo na nang malaman ni Pietro kung anong dahilan at bakit siya napadpad sa kamay ni Kane. You're coming? Tanong ni Pietro sa kanya. Opo, sir. Sagot niya naman. Cool, halika na. Inilahad ni Pietro ang kamay para tulungan siyang umakyat sa speedboat. Tinanggap naman ni Dalia ang kamay nito. Tinulungan ni Kane si Marim na umakyat. Bad trip ano? Tanong ni Pietro sa kanya. Tumingin naman si Dalia sa binata at nagtanong. Ang alin po, sir? Ang hangin, masyadong malakas. Tawa nito. Alis na tayo, Pietro. Sabi pa ni Kane sa malalim at parang galit na boses. Mukhang bad trip nga. Natatawa pa rin na umiling si Pietro. Yung feeling na puno ng basura ang paligid mo. Yung feeling na napakaraming kalat sa kwarto mo. Yung feeling na tapos ka na sanang magugas pero may pahabol pa na hugasan ng epal mong kapatid. Yung ang ganda-ganda ng pagkakahiga mo ang kaso nakalimutan mong patayin ng ilaw. Nakakairita. Ganon ang nararamdaman niya ngayon.
Maganda sana ang tanawin dahil kalmado ang dagat at mataas ang sikat ng araw kung wala lang panira ng view sa harap niya. Nakatayo si Kane sa harap ng bahagi ng speedboat. Katabi nito si Maureen na may kung anong sinasabi at pahampas-ampas pa sa matigas na braso ni Kane habang humahagikik. Sa totoo lang sa mga oras na ito ay nagtataka na rin si Dahlia kung bakit tila ay nakakaramdam siya ng paninibugo na dapat ay hindi niya naman maramdaman. Kung tutuusin ay hindi niya naman dapat na maramdaman ito dahil isa lang naman siyang alipin ni Kane. At si Kane ay ang master niya. Gayunpaman ay hindi napigilan ang pagguhit ng sakit sa kanyang dibdib. Para nga siyang tanga na nasasaktan ngayon kahit na wala naman siyang karapatan. Ang sakit sa mata, no? Sabi ni Pietro na siya nagpapatakbo ng speedboat. Nang alin po, sir? Tanong niya dito. Nang sikat ng araw, ang sakit sa mata, sabi nito. Pero para bang may iba pa itong ibig sabihin sa sinabi nito kanina. Oo nga po, ang sakit sa mata, sabi naman ni Dahlia. Humalakhak naman si Pietro. Ipikit mo na lang ang mata mo o tumalikod para hindi ka masilaw, sabi nito sabay halakhak. Hinayaan na lang ni Dahlia na humahalakhak pa mag-isa si Pietro kahit wala naman siyang nakikita o naiisip na nakakatawa. Si Kay naman ay lumingon din sa kanila. Nagtataka kung ano bang tinatawa-tawa ni Pietro. Hindi na lang ulit tumingin si Dahlia sa harap kung saan sila ni Kane. Pinagmasdan niya na lang ang dagat at ang mga isda na lumalangoy. The water is crystal clear and she can see the coral reefs and fishes from below. Nang mabagot ay mas pinili makipag-usap kay Pietro hanggang sa bumagal na ang takbo ng speedboat at may natatanaw na siya ng mga punong kahoy at ilang mga kabahayan sa tabing dagat. Nakikipag-usap pa rin ito kay Pietro tungkol sa iba't ibang mga klase ng isda. Una nang bumaba si Kane sa speedboat at tinawakan ng kamay ni Maureen upang alalayan nito sa pagbaba. Tumayo naman si Pietro sa tabi ni Dahlia at inilahad nito ang kamay sa kanya. Sabay sila ni Kane na naglahad ng kamay. Tiningnan pa ni Dahlia si Pietro. Nakataas ang kilay nito sa kanya at nagpipigil din ang pagngiti. Then, lumipat ang tingin niya kay Kane na naghihintay na tanggapin niya ang kamay. Hindi katulad ni Pietro, walang emosyon na mukha nito. Binabana ni Pietro ang kamay nito dahil alam niya na ang kamay ni Kane ang tatanggapin ni Dahlia. Noong tatanggapin niya na sana ang kamay ni Kane, nilayo nito iyon. Nagulat naman si Dahlia nang buhatin siya nito pababa. His strong arms carried her like a princess. Her arms were wrapped around his neck, and Dahlia could already feel her cheeks heating up and her heart beating off her chest. Nilapag siya ni Kane sa buhangin. Inayos naman ni Dahlia ang damit niya at saka inipit sa likod ng tenga ang hibla ng buhok niya dahil nililipad iyon ng hangin. Dear cousin, buhatin mo rin ako. Ayoko mabasa. Patuya naman ang sinabi ni Pietro. Hindi naman ito pinansin ni Kane. Humalakak naman si Pedro at bumaba na rin ng speedboat. Sa pagbaba nito ay napigtas pa ang suot nito na chinelas kaya dinampot nito iyon para ayusin. Tumawa pa rin si Pietro na para bang nahipa nito ng masamang hangin. Grabe talagang ihip ng hangin ngayong araw na ito, no? Kakaiba. Humahalakak na sabi ni Pietro. Nawiwirdohan naman ang kumunot ang noon ni Dahlia kay Pietro. Kakaiba nga talaga ang ihip ng hangin ngayon at mukhang pati si Pietro ay nahawa na ng kakaibang ihip ng hangin. Nang maglakad na si Kane at Maureen papunta sa bahay na malapit lang kung saan merong kumakaway at masayang tumatawag kay Kane, sumunod din si Dahlia sa kanila. Sa likuran niya naman ay nakasunod si Pietro habang tumatawa pa rin at tila ba'y nasisiraan na ng bait. Maya-maya pa ay narinig na ni Dahlia ang malutong na mura ni Pietro kaya huminto siya sa paglakad at nilingon ito. Ano po nangyari, Sir Pietro? Tanong ni Dahlia bago nilapitan si Pietro. Ah, natinik lang. Nangiwi nito ang sagot. Dinungaw ni Dahlia ang paan ni Pietro at nakita na dumudugo iyon. Doon po tayo, sir. Itinuro niya iyong malaking bato na nasa malapit.
Inalalayan niya rin si Pietro na maglakad papunta roon tsaka inupo niya roon sa may bato. Lumuhod si Dalia sa harapan ni Pietro at sinipat niya ang sugat sa paan nito. What happened? Parehong nilingon nila si Kay na siyang nagtanong. Nakatayo ito sa likuran ni Dalia at nakadungaw sa kanya. Magkasalubong ang kilay nito at nakatiim ang bagang. Natinig po siya ng basag na bote, Master. Gagamutin ko lang. Sabi ni Dalia at binalik ang tingin sa paa ni Pietro. He can handle that. He's not a kid. Hayaan mo na. Halika na, hinihintay na nila tayo. Marahan na hinawakan ni Kay ng braso niya at pinatayo na siya. Nag-aalangan naman na tiningnan si Dalia ni Pietro na nakangiwi na lang sa kanila. Para bang gusto pang tumawa ng malakas. Sumunod na rin si Dalia sa master niya na hindi pa rin binibitawan ang kanyang braso. Damn you, Kane. Kung ikamamatay ko to, wala ka ng pinsan. Napakawalang puso mo. Sigaw ni Pietro kay Kane na tuloy-tuloy lang sa paglakad. Masaya namang binati ng mga tao si Kane at Maureen na makalapit na sila sa kanila. At kailan yun ang balak magpakasal? Biro nung isang babae kay Maureen at Kane. Humagikik naman si Maureen. Tita, we're no longer in a relationship. Matagal nang wala na kami ni Kane. Sabay salyap kay Kane na walang emosyon na mukha. Ganun ba? Ang akala pa naman namin ay nagkabalikan na kayong dalawa. Sino yung magandang dalagang kasama mo, sir? Tanong ng isang lalaki kay Kane. She's Dalia. Tipid na pakilala ni Kane sa kanya. Nasabay lagay ng kamay nito sa kanyang likuran, dahilan para magkatinginan ng mga taong naroon. Magandang umaga po sa inyo, ako po si Dalia. Ang magalang naman nabati sa kanila ni Dalia at medyo naiilang pa nga siya sa tingin ng mga tao sa kanya doon. Magandang umaga rin sa iyo, iha. Welcome dito sa aming lugar, masaya kaming dinala ka rito ni Sir Kane. Ang ganda pre, parang diwata. Sabi ng lalaki doon sa isang lalaki. Oo nga no. Ang akala ko nga siya nang mapapangasawa ni Sir Kane. Sino kaya sa kanila ni Mama Maureen ang pipiliin niya, no? Parehong maganda ang dalawang dilag pero sa tingin ko ay higit na mas maganda si Ma'am Dalia at higit na mas bagay din silang dalawa ni Sir Kane. Hindi naman maiwasan na mag-init ang pisngi ni Dalia dahil sa bulungan ng mga tao roon. Kaya halos lahat ng mga mata ay nasa kanya. Maging si Kane ay nadarama ni Dalia na nasa kanya din ang mata. Dalia! Nilingon niya si Pietro nang tawagin siya nito. Naglalakad ito palapit, kasunod nito ay isang magandang babae na nakasuot ng dilaw na bestida na may mahabang kulot ng buhok. Kamusta ang sugat mo, sir? Tanong niya pagkalapit ni Pietro sa kanila. Ah, nagamot na, tinulungan ako ni Solstice. Sagot ni Pietro bago tiningnan ng mga tao. Magandang araw po sa inyo. Anong meron? Bakit ang daming handa? Magandang araw din sa iyo, Sir Pietro. Birthday ngayon ng anak kong si Solstice. Sagot ang matandang lalaki na nagpakilala na si Felix. Naks, ang daming pagkain. Bigla tuloy ako nagutom. Sabi ni Pietro. Inanyayahan nila silang lahat na kumain kasama sila. Magkasalo silang lahat sa mahabang lamesa na may sari-saring mga pagkain na nasa dahon ng saging. Si Pietro ang katabi ni Dalia sa upuan at si Maureen at Kay naman ang magkatabi at nasa harap nilang dalawa. Ang dalawang center of attention dahil maraming nangaasar na magpakasal na raw silang dalawa. Nakikisabay na rin sa tawa si Pietro sa panunudyo ng mga tao kina Kay at Maureen. Samantalang tahimik lang si Dalia dahil hindi naman siya malapit sa kahit kaninong tao dito. Maliban na lang kay Pietro. Nahihiya ka ba? Bulong sa kanya ni Pietro pagkalipas ng ilang sandali. Napansin nito ang pagiging tahimik niya. Tiningnan niya ito. Opo, ngayon lang po kasi ako nakadalo sa ganitong handaan. Sagot niya na pabulong din. Don't be shy. Babae-bait silang lahat dito. Madalas ako nakikikain sa kanila. Sabi nito. Halata nga po madalas ka rito. Malapit kayo at sa'yo ang mga tao rito. Sabi niya. Oo nga eh.
Nagsasawa na nga siguro sila sa pagmumukha ko. Tumawa pa ito. Anong pinagbubulong-bulungan yung dalawa dyan? Usisa sa kanila nung isang lalaki na katabi ng asawa ng ina ni Solstice. May sarili kayong mundo ah. Tudyo pa nito. Tingnan sila ni Pietro at tumawa. Wala, wala. Sa amin na lang yun. Sabi pa ni Pietro. Napasulip naman si Dalia kay Kay na kaharap ni Pietro. At halos matigil siya sa paghinga na magtama ang paningin nila. He's staring at her with a dead expression of his face. Si Dalia na ang unang nag-iwas ng tingin dahil mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya kaya makipagtitigan dito na matagal. Hanggang sa matapos silang kumain ay si Kane at Maureen pa rin ang magkasama. Hindi halos sila maghiwalay. Nakatingin lang si Dalia sa kanila. Pinapalid ng hangin ang suot niyang maging ang kanyang buhok at sa hindi malamang dahilan ay naninikip ang dibdib niya ngayon. She's feeling something she'd never felt before. Something that she doesn't like to feel. Something that is making her look down on herself. Alam ni Dalia na maganda siya. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito kung gaano siyang kaganda. Lumaki siya na puro papuri ang natatanggap mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi na bago sa kanya na pinupuri siya ng mga tao. Dalia grew up with a belief that she's flawless. From her oval-shaped face, natural soft-angled brows, brown hazel eyes, red full lips that are similar to her mom's, to her ideal body and perfect height. Ayaw na ayaw niya na pinagkukumpara ang kanyang sarili sa ibang tao dahil yun ang bilin sa kanya ng magulang niya. May iba-iba naman daw kasing kagandahan ang lahat ng tao kaya hindi na kailangan na ipagkumpara ang sarili sa iba. Subalit ngayon habang nakatingin siya kay Maureen na masayang tumatawa kasama si Kane at ang kamay nito ay nakatakip sa bibig ay hindi niya maiwasan na ipagkumpara ang kanyang sarili dito. She's very different from her. Maureen is just so naturally beautiful. Kahit ano man ang gawin nito, kahit anong suot nito ay napakaganda pa rin nito. Kahit nga siguro marungis siya ay maganda pa rin ito. Ang ganda-ganda ni Maureen na hindi ito mahirap magustuhan. It's like Maureen has a magic charm that could easily capture everyone's heart who looks at her. And it's no longer surprising if Kane still likes her. Halata rin sa mga taong taga rito na botong-boto sila kay Maureen para kay Kane. Panay ang tuju nila sa dalawa na marahang tinatawanan naman ni Maureen. Dalia wouldn't lie. They really look good together. They complement each other. Jealous? Napapitlag si Dalia nang biglang bumulong sa tenga nito si Pietro na ngayon ay tumatawa sa kanyang tabi. Pinagtatawanan siya nito dahil gulat na gulat siya sa ginawa nito. Nagulat naman ako sa'yo. Naiinis na sabi ni Dalia at sandaling nakalimutan kung sino ang nasa harapan niya. I'm sorry, hindi ko sinasadya na gulating ka. Sabi ni Pietro habang natatawa pa rin. So, are you really jealous? Mahina nitong tanong at tinaasan din siya ng kilay. Hindi po sir, no? Bakit naman ako magsiselos sa kanila? Kaagad natanggi ni Dalia sa paratang nito kaya mas lalong natawa sa kanya si Pietro dahil defensive ang tono ng boses niya. Pietro chuckled. You looked and sounded like you're jealous. Paratang nito. Hindi po. Nagkakamali lang po kayo ng akala. Tinaas lang ni Pietro ang kilay sa kanya. Hindi naniniwala sa sinabi niya bago binaling ang tingin kina Kane at Maureen. And then a smirk made its way to his lips before he returned his eyes to her. I know who's jealous and I'm very certain now. He chuckled. Napakunot naman ang noon ni Dalia at tumingin din siya kina Kay na muling tiningnan si Pietro. Dalia's breath hitched when her eyes locked with Kane's. His face expression was dead serious while looking at them, which made her gulp harshly. Looks like I have to dig my own grave, Pietro laughed. Saan kaya maganda? Magdadalawang buwan ang lumipas at pansin ni Dalia na kahit paano ay maging maluwag na rin sa kanya si Kane.
Hindi na ito laging galit at hindi na rin siya sinisigawan, pero bihira pa rin silang mag-usap na dalawa. Minsan ay umaalis ito sa isla dahil may trabaho pa daw ito sa ibang lugar at naiiwan siyang mag-isa sa isla. Pero bumabalik naman ito tuwing gabi kaya hindi siya natutulog sa mansyon na mag-isa. Sa dalawang buwan na yon ay palagi niya pa rin nakikita si Kay na pumapasok o lumalabas sa kwarto na ipinagbabawal nito sa kanya na pasukin. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito doon at lalong wala pa rin siyang ideya kung anong meron sa kwarto na yon. Minsan ay sumasagi na sa isip niya na kapag wala si Kane sa isla ay pumasok sa kwarto na yon. Pinigilan niya na rin kaagad ang kanyang sarili dahil ayaw niya naman na magalat sa kanya si Kane. Sa ngayon ay parang nawala si Dahlia sa kanyang sarili nang sabihin sa kanya ni Kane na magje-jetski sila. Napansin daw kasi nito na palagi siyang nakatanaw dito tuwing nagje-jetski ito. At kahit na gustong-gusto nga ni Dahlia na muling mag-jetski, ay hindi pa rin siya makapaniwala na si Kay na mismo ang nag-alok na samahan niya ito. Subalit, kailangan niyang magkunwari na hindi siya marunong mag-jetski dahil ayaw niya na magtaka si Kane kung paano niyang natutunan sa ganoon. At baka magdudot pa ito tungkol sa tunay niyang pagkatao. Sa loob ng dalawang buwan na pagiging slave niya ay napaniwala niya ito na galing siya sa isang mahirap na pamilya. Hindi nito maaaring malaman na siya ay galing sa mayaman na angkan at baka ibalik siya nito sa mga taong tinatakasan niya. Wear this. Inabot sa kanya ni Kane ang hawak niyang life jacket. Pero bago niya pa man iyon mahawakan ay lumapit na ito sa kanya para tulungan siyang isuot iyon. Tulungan na kita. Ganito. Mahigpit ba? He asked her with a deep and alluring voice. Umiling si Dahlia. Eh, hindi. Sakto lang. Tumingin naman si Kane sa mukha niya. Sobrang intense ang titig nito sa kanya. At nang masuot na ito sa kanyang jacket, ay naglakas ng loob si Dahlia na tumingin din sa mga mata nito. A warmth spread through her cheeks, painting them a vivid shade of red. It was as if time had paused, and all that existed in that moment was the electricity between them. Ang ganda talaga ng asul nitong mga mata. Naputol ang kanilang titigan at si Kay ang unang lumayo sa kanya na para bang napaso ito. Pinasadahan niya naman ito ng tingin. Hindi ka ba magsusuot ng life jacket, Master? Tanong niya dahil siya lang naman kasi ang may suot. Ito, wala. Umiling ito. I don't need it, sagot nito. Parang nagyayabang. Nauna nang sumakay si Kane sa jet ski at nilahad ang kamay nito sa kanya para alalayan siya. Pagkasakay niya, sinabihan siya nitong humawak dito. Sumunod siya at sa balikat siya nito humawak. Bakit dyan ka nakahawak? Gusto mo bang mahulog? Tanong ni Kane. Bago pa man siya makasagot, hinawakan na nito ang kamay niyang nasa balikat nito kanina at iniyakap iyon sa bewang nito. Halos mapugto naman ang paghinga ni Dahlia at mas bumilis ang tibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya ngayon ang matigas nitong abs. You okay there, Dahlia? Did I make you feel uncomfortable? Tanong ni Kane. Marahil ay nararamdaman nito na natigil siya sa paghinga. Hindi. Ayos lang po ako, Master. Sagot ni Dahlia na nauutal. Don't be scared. Hindi kita ilalaglag. Sabi nito. Pinaandar na nito ang jet ski. Tuwang-tuwa naman si Dahlia nang bumilis ang takbo. Alalang-alala pa sa kanya si Kane nung hindi na siya kumapit dito. Baka raw ay mahulog siya. She felt the rush of adrenaline coursing through her body habang itinaas ang kanyang dalawang kamay sa ere. Naramdaman ang hangin na dumadaan sa kanyang mga daliri at buhok and letting out a hearty laugh. As they approached the waves, she felt the jet ski lift up and then come crashing down, causing them to burst into even more laughter. With each jump on the waves, her laughter becomes louder and more infectious. Woohoo! Nakataas na ngayon ang dalawang kamay ni Dahlia sa hangin. The wind whips her hair around her face in a frenzied dance, and the sound Kane's infectious laughter rings out above the roar of the jet ski engine. Iyon ang unang beses na narinig niyang masayang tawa nito, at pakiramdam ni Dahlia ay nagiinit ang puso niya. Sobrang sarap pakinggan ang halakhak nito. It's like a music to her ear.
Gusto ni Dalia na lagi niyang maririnig ang tawa nito. Pareho silang masaya ngayong araw. Ramdam ni Dalia na masaya rin ngayon si Kane. Halata sa ngiti na abot hanggang sa mga mata nito. And she could feel his genuine happiness kanina. Her heart felt so happy hearing his laughter, his worried voice, and his shout. "Are you tired?" tanong sa kanya ni Kane habang magkatabi na nakaupo sila sa buhangin ngayon. "Eh, hindi naman po, Master. Sobrang saya ko po ngayong araw na to." Nakangiti na sabi niya. "Maraming salamat po sa inyo." Ngumiti naman si Kane ng bahagya at tumangyo sa kanya. "Yeah, it was really fun. I never knew I could experience that." Nagtaka naman si Dalia dahil sa sinabi nito. "Bakit naman po? Hindi po ba palagi naman po kayo nagje-jetski?" "Yeah." Iniwas nito ang tingin. "But it was my first time feeling happiness while riding a jet ski." "Hindi po ba kayo nakakaramdam ng saya habang nagje-jet ski noon?" Pang-uusisa nito. Bakit naman po?" Nagbuntong hininga ito. "Maybe because the world has just become so cruel that I have never found joy in anything before." Kane glanced at her, then he smiled softly. Hindi maintindihan ni Dalia kung anong ibig sabihin nito, ngunit kitang-kita niya na naman ang lungkot sa mga mata nito at iba pang mga emosyon na hindi niya magawa na mapangalanan at hindi niya rin gustong makita. Gusto niyang alisin ang lungkot ng emosyon nito sa mga mata hanggang sa namalayan niya na lang ang kanyang sarili na lumalapit na kay Kane. At para maalis ang lungkot sa mga mata nito, ay ginawa ni Dalia ang kung ano sa tingin niya ay maaari niyang gawin. She closed the distance between them and she seated his lips with her. Hanggang sa sanay halik na nagbibigay lang ng comfort kay Kane ay biglang nag-init. Hanggang sa namalayan na lang nila ang kanilang mga sarili na nakahiga na siya sa buhangin. Nakapatong na sa kanya si Kane habang ang mga labi nila ay nagkakadikit pa rin. Noong araw na yon, doon mismo sa buhangin ay walang kahit anong pag-aalinlangan na ibinigay ni Dalia ang kanyang sarili kay Kane at wala siyang kahit anong pagsisisi na nararamdaman. Hindi siya nagsisisi na ibinigay niya ang kanyang sarili sa binata. "Gusto mo siya, hindi ba?" Natigilan si Dalia sa biglang tanong sa kanya ni Pietro. Natawa naman ito sa naging reaksyon niya. "It's obvious," sabi ni Pietro. "Hindi mo kailangang itanggi. Kitang-kita ko sa mga mata mo na gusto mo siya. That you see him more than your master." Nagbaba naman ang tingin si Dalia at nakadama ng hiya. Kung ganun ay sobrang obvious na pala na may gusto siya kay Kane, na kahit anong gawin na pagtatago niya ay halata na pala ang tunay niyang nararamdaman para kay Kane. "Wala naman ako nakikitang masama kung may pagtingin ka kay Kane, so you don't need to embarrass." "Single naman yun si Kane," dagdag ni Pietro. "Sa totoo nga yun ay masaya ako kung sakali man natamang hinala ako na may pagtingin ka para sa kanya." "Kane deserves someone who will love and accept him. At alam ko na ikaw ang babae na rarapat para sa kanya. And I'm hoping that you'll have the courage to love him. Dahil ngayon pa lang, isasabihin ko na sa'yo na mahirap siyang mahalin. He's very challenging to deal with. Pero sana huwag mo siyang susukuan. Dahil sa nakikita ko ngayon, ikaw lang ang iniisip niya na tanging meron siya." Batid ni Dalia na may iba pang mga bagay na gustong sabihin sa kanya si Pietro pero pinipigilan lang ang sarili. May mga bagay din siyang gustong malaman kay Kane ngunit hindi niya magawang itanong ito kay Pietro. Isang linggo na ang lumipas mula na may nangyari sa kanila at ramdam ni Dalia na mas naging malapit silang dalawa ni Kane. Kahit na mainitin ang ulo nito, pinipilit nito na kumalma sa tuwing magkasama silang dalawa. Mas madalas siya rin itong makitang umingiti at masaya rin si Dalia sa pagbabago na yon kay Kane. Ramdam niya na unti-unti na itong binubuksan ang sarili sa kanya. Ngunit ang saya na nararamdaman niya ay biglang nawala nang biglang maglaho si Kane nung isang gabi na malakas ang ulan.
Hinanap ito ni Dahlia sa lahat ng sulok ng mansyon ngunit hindi niya ito nakita. Nilukob na ng kaba ang kanyang pagkatao sa takot na baka kung ano nang masamang nangyari kay Kane. Master Kane! Kane! Nasaan ka? Kahit na malakas ang buhos ng ulan, lumabas siya ng mansyon para hanapin si Kane. Bumaba siya sa batong hagdan at doon niya nakita si Kane. Mabuti na lang at may mga ilaw sa baba kaya agad niyang nakita si Kane. Kane! Tumakbo siya palapit kay Kane na nakaupo sa buhangin. Nakaharap sa dagat na malakas ang pag-alon habang hawak ang ulo na para bang takot na takot ito. Master, ano po nangyayari sa'yo? Natatakot at nag-aalala na tanong ni Dahlia habang niyakap ito sa kanyang mga bisig. I heard. Mahina at nauutal ang boses ni Kane. I heard you said you like me. Natigilan si Dahlia dahil sa sinabi ni Kane. Kung ganoon ay narinig nito kung anong sinabi niya kanina kay Pietro. Kung saan inamin niya na may pagtingin nga siya para sa master niya. Kane looked terrified. His disheveled appearance mirroring the chaos within. Agad na sinubukan ni Dahlia na pakalmahin ang kanyang sarili para kay Kane. Her arms instinctively enveloping him in an embrace to quell his inner storm. Habang hinahaplos ang kamay niya ang likod ng ulo nito, ay bumulong siya. Shh! Huwag kang matakot. Pagpapakalma niya dito. Andito lang ako sa tabi mo. Huwag kang matakot. Nanginginig ang boses ni Kane sa takot at pag-aalala. I'm sorry. Mabigat ang pagbigtaw nito ng salita. Puno rin niya ng takot. I'm sorry. Pag-uulit nito. His remorse echoing through his trembling voice. Hindi alam ni Dahlia kung ano bang humihingi nito ng tawad. Patuloy lang ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Mas lalong lumakas ang buhos ng ulan at basang-basa na silang dalawa. Kasabay naman ang malakas na bugso ng hangin ay ang hampas ng malalaking alon sa dalampasigan. Pinapalid ng hangin ang kanyang buhok habang patuloy na yakap nito si Kane. In her embrace, he quivered with fear, his body trembling like a fragile leaf caught in a storm. Parang isang batang takot na takot sa mga nangyayari. Patuloy din ito ng paghingi ng tawad. Each utterance tugging at the strings of her heart, helplessly washed over her as she grappled with her uncertainty of how to ease his pain. She clung to him tightly, her words a gentle reassurance in his ear. Nasa bahay pa lang si Pietro ay dama niya na hindi magandang nangyari. Malakas ang buhos ng ulan at malalaki ang alon ngunit hindi maalis kay Pietro ang labis sa pag-alala. Kaya kahit na delikado ay nagpa siya si Pietro na magtungo sa bahay ni Kane at saktong-sakto naman ang kanyang pagdating dahil agad siyang nakita si Kane at Dahlia na nasa tabing dakat. Yakap-yakap ni Dahlia ang noon ay tilang nanginginig na si Kane. Dahlia! Narinig ni Dahlia ang sigaw ni Pietro na tumalon pababa ng yate at walang ano-ano'y tumukbo ito palapit na pinagpasalamat naman ni Dahlia ang pagdating nito. Kane, what's wrong? Dahlia, what happened to him? Puno ng pag-aalala ang boses na tanong nito sa kanya. Umiling si Dahlia. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang... Pakiramdam ni Dahlia ay may kung anong nakabara sa lalamunan niya at hirap siyang magsalita. Nang mapuna ni Pietro ang lapis sa takot at pag-aalala ni Dahlia na walang tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata, ay pinakalma nito si Dahlia kahit na si Pietro mismo ay natatakot at nagpapanik na rin. It's okay. He's alright. Let's help him get to his house first. Nasa kwarto niya ang gamot niya. Anito. Tinulungan siya ni Pietro na itayo si Kane. Nakasunod lang si Dahlia sa kanila at pakiramdam niya ay sobrang nanghihina ang tuhod niya ngayon. Sinubukan ni Pietro ang lahat para pakalmahin si Kane at nang makapasok sila sa loob ng bahay ay si Pietro nang nagbantay at nag-alaga kay Kane dahil mas alam nito kung ano ang dapat na gawin. At si Dahlia naman ay pinagsasabihan ni Pietro na kumalma. Baka kasi kung ano rin ang mangyari kay Dahlia dahil sa labis na pag-aalala nito. Anong nangyari sa kanya, Sir Pietro? Maayos na ba siya?
Nag-aalala na tanong ni Dahlia kay Pietro nung lumabas na ito mula sa kwarto ni Kane. She was so worried and terrified that she felt like her strength had completely drained away. Tahimik na isinara ni Pietro ang pinto ng kwarto ni Kane. Natutulog na siya ngayon. Matapos niyang mainom ang gamot niya. Paliwanag nito. Nakahinga naman si Dahlia ng maluwag kahit papaano. Buti na lang at naisipan ko na puntahan kayo kanina dahil may hindi ako magandang kutob. Tama pa lang sa pantaha ko na may hindi magandang nangyari kay Kane. Pero huwag ka mag-alala. Nasa maayos naman na nakalagayan siya ngayon. Maluha-luha pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig sa nakasarang pinto ng kwarto ni Kane. Sa sandaling yon ay gusto niya sana makita si Kane para makasiguro na maayos ito. Pero natatakot si Dahlia na baka mag-panic attack na naman ito kapag nakita siya. Don't worry, you will be okay. Nainom niya ng gamot niya, so he will be fine. Malaking tulong ang gamot niya para siya'y kumalma. Wika ni Pietro na napansin ang labi sa pag-aalala at takot sa kanyang itsura. Hindi siya sumagot. Takot na takot pa rin siya at nag-aalala para kay Kane. After what she witnessed earlier, sa tingin niya ay hindi na mawawala ang labis sa pag-aalala niya para kay Kane. Pagkatapos na masiguro ni Pietro na maayos ang lagay ni Kane, ay bumaba na sila para doon mag-usap. Ipiniliwanag sa kanya ni Pietro kung ano ang tunay na dahilan at bakit nangyari yon kay Kane. His doctor is currently in Manila. Reaper mentioned that he might not be able to come today because of the impending storm. Pero tinawagan ko ng kaibigan kong doktor mula sa kabilang isla to check on Kane's condition. So she will be here soon. Imporma ni Pietra sa kanya. Hindi siya sumagot. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas. Gulong-gulo si Dahlia sa mga nasaksihan kanina. Salamat at nasa tabi ka ni Kane nung nangyari ang lahat ng yan sa kanya, Dahlia. Kung wala ka sa tabi niya nang mangyari yan sa kanya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya lalo pat si Kane ang tipo ng tao na ang gusto ay laging mapag-isa at ayaw niya na may karamay siya na maramdaman ng awa at pag-aalala sa kanya. But I'm grateful that he has you. Pagsisimula ni Pietro. Ang boses nito ay nalulungkot at nag-aalala para kay Kane. Seryoso at nagtatanong na tinignan niya si Pietro. Ano po nangyari sa kanya? Bakit nag-react siya ng ganyan? May sakit ba siya? Nagbuntong hininga si Pietro tsaka sumagot. There might be something that triggered his anxiety and caused him to react that way. May anxiety siya? Tumango ito. Yes. Matagal na ang sakit niya ngayon. Kane has been diagnosed with comorbid depression and anxiety. He has been on medication for the past 8 years. He was also diagnosed with bipolar disorder during his teenage years. Ang paliwanag ni Pietro dahilan para hindi siya makapagsalita dahil sa gulat, dahil sa mga narinig at nalaman. Ang pakiramdam ni Dahlia ay nabingi siya. Muli namang nagbuntong hininga si Pietro bago nagpatuloy. He's been doing well for the past few years. His medication has been helpful. And his panic and anxiety attacks rarely occur. Ang akala nga namin ay unti-unti na siyang bumubuti. Akala namin na wala nang sakit niyang yon at malapit na siya makabalik sa normal niyang buhay. Pero bumabalik na naman yun ngayon. I don't know what's triggering his reactions again. Was it her feelings for him that triggered his anxiety? Hanggang sa dumating ang doktor na kaibigan ni Pietro ay nanatiling wala siyang kibo. Tiningnan ng doktor ang lagay ni Kane at sinabing magiging maayos na rin si Kane dahil nainom na nito ang gamot. Ngunit, meron itong lagnat. Aside from that, she said they have nothing to worry. Hindi naman maalis sa isip ni Dahlia kung anong sinabi sa kanya ni Pietro. Anong dahilan at nangyayari lahat ng sayo to, Kane? Tanong ni Dahlia sa mahinang boses habang nakatingin siya kay Kane na mahimbing ang tulog. Kahit maging sa pagtulog ay kitang-kita na ginagambala ito ng kung ano man ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Tinititigan niya ng mabuti ang mukha ni Kane. At sa mga sandaling yon, ang gusto lang ni Dahlia ay gawin ang mawala ang lahat ng mga bumabagabag dito.
Nais ni Dahlia na mawala ang lahat ng mga problema ni Kane. Gusto niya ito na makitang maging masaya. Gustong-gusto niya na lagi na lang nakapaskil ang masayang ngiti sa mga labi nito. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng to sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa'yo. Kahit anong mangyari. Nasa tabi mo lang ako. Hinawakan niya ang kamay ni Kane at pasuyo niyang hineplos iyon. I know, I don't have anything to do with this because I am just your maid and you're my master. But I can't help it. Gusto ko na maging masaya ka. Gusto ko na lagi nakikita ang mga ngiti sa labi mo. Ayoko makita ka na nasa ganitong sitwasyon. Yumuko rin si Dahlia para patakan ng halikang noon ni Kane at noong lumabas na siya ng kwarto, ay saka naman nagmulat ang mata si Kane na narinig ang lahat ng mga sinabi ni Dahlia. Napahawak si Kane sa dibdib niya kung nasaan ang puso niya na sobrang bilis ang tibok. Kapag buwan ay napabuntong hininga siya ng malalim at mariin ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Fuck this! Kane cursed under his breath. Sa mga sandaling yon ay naiisip ni Kane, nahuli na ang lahat para pigilan niya ang kanyang sarili at ang puso niya na tumibok para kay Dahlia. Huli na ang lahat para pigilan ni Kane ang kanyang nararamdaman. Hindi na dahil nandito na at hindi na maaalis. Samantala, hindi naman alam ni Dahlia kung anong pumasok sa isip niya at kung bakit hindi niya nagawa na pigilan ang sarili noong mapadaan siya sa kwarto na sinasabi ni Kane na hindi niya maaaring pasukin. Namalayan niya na lang ang kanyang sarili na nasa loob na siya. Malinis ang kwarto. Nakasindi ang ilaw at may king-sized bed sa gitna na kulay itim ang mattress. Sa tingin ni Dahlia ay ito ang master's bedroom dahil mas malaki ito sa lahat ng mga kwarto sa bahay na ito. Humakbang siya habang ang mga mata niya ay gumagala sa loob ng kwarto na ito. May mga malalaking picture frames ang nakasabit sa pader. Mga family pictures sa kung saan ay masayang nakangiti si Kane kasama ang dalawang babae at isang lalaki na kamukha lang din ni Kane. Kung tutuusin ay parang pinagbiyak na bunga ang lalaki at si Kane. Sa tingin niya, ang mag-asawa na nasa likod ni Kane ay ang mga magulang nito. Kamukhang kamukha rin ni Kane ang lalaki, habang nasa tabi naman ni Kane sa upuan ay kapatid marahil nito. Kamukha naman ang magandang babae ang kanilang ina. Malawak din ang kanilang mga ngiti at halata sa kanilang mga mata na sobrang masaya sila. Lumapit si Dahlia sa picture frame at inabot ng kanyang kamay ang picture. Ito ang unang beses na nakita niya nakangiti si Kane. Sobrang genuine ang ngiti nito dito at halata sa asul nitong mga mata na wala pa itong problema. Ng mga sandaling kinuha ang litrato na ito. Dahlia! Napapitlag at kaagad siyang napalingon sa pinto nang marinig niyang boses ni Pietro. Anong ginagawa mo dito, Dahlia? Umiling siya. Wala na, curious lang ako kaya pumasok ako dito sa loob. Nakakunot naman ang noon ni Pietro tumango. Sino sila? Tanong ni Dahlia na tinutukoy ang mga kasama ni Kane sa picture. Pamilya yan ni Kane. Ang mag-asawa sa likuran nila ay ang magulang niya. Habang babae naman sa tabi niya ay kapatid niya. Paliwanag ni Kane. Matagal na rin silang wala. Hindi na sila makakasama ni Kane. Nang itanong sa kanya ni Pietro kung pwede ba silang mag-usap sa baba ay kaagad siyang pumayag. Naupo sila sa sofa at nakinig siya sa paliwanag ni Pietro tungkol sa pamilya ni Kane. Namatay ang magulang at kapatid niya dahil sa isang malagim na trahedya noong 16 na kaarawan ni Kane. Sa kasamaang palad, nahulog ang kotse na sinasakyan nila sa bangin at bumagsak sa dagat habang pauwi sila mula sa celebration ng birthday ni Kane. Ang ama niya nagmamaneho ng sasakyan na sinasakyan nila noong gabi yan, pero nawalan nito ng preno. Dahilan kaya nahulog ito sa bangin. Hindi na nagawang makaligtas ang magulang at nag-iisang kapatid niya sa trahedya pero si Kane ay nagawa niya makaligtas. Mula noon, ang sarili na ni Kane ang sinisisi niya dahil palagi niyang sinasabi na kung sakaling hindi siya pumayag na sa restaurant mag-celebrate ng birthday niya at sa bahay na lang nila, baka raw hindi pa nangyaring trahedya noong gabing yan. Yun din ang dahilan kung bakit siya nagkasakit at na-diagnose sa depression.
hanggang sa na-diagnose na din siya ng bipolar disorder. Matapos ng lahat ng malaman niya, hindi magawang ipaliwanag ni Dahlia ang nararamdaman niya. Hindi siya halos makapaniwala sa lahat ng yon. Nasasaktan at naaawa siya para kay Kane. Kaya naman pala ganun na lang ang lungkot sa mga mata nito dahil sabay-sabay na nawala ang mga mahal niya sa buhay. Alam ko ang alam mo na ang lahat tungkol sa akin. Pumasok ko sa kwarto na yun at sinabi rin ni Pietro ang lahat sa'yo. And I'm really sorry. Durog na durog ang boses ni Kane habang sinasabi yun. His words hung in the stillness, carrying the weight of his emotions. I'm sorry that you ended up liking someone like me. Sa dami ng iba sa akin ka pa talaga nagkagusto. I'm really sorry, Dahlia. Maging ang puso ni Dahlia ay nadudurog para kay Kane. Nakaupo ito ngayon sa kama at nakasabunot sa sariling buhok habang paulit-ulit na hinihingi ng tawad kung bakit sa dami ng iba pang mga nagkagusto sa kanya. Hindi rin mapigilan ni Dahlia ang luha sa kanyang mga mata at nilapitan niya ito. Niyakap niya rin ito ng sobrang higpit habang paulit-ulit na sinasabi na wala itong dapat na ihingi ng tawad sa kanya. I have nothing left, Dahlia. Ubus na ako. How can you love someone like me? Hindi ko maibibigay sa iyong buhay na bagay sa iyo. Tumingin ito sa mga mata niya. I am a mess at the moment, Dahlia. Gusto rin kitang mahalin. Gusto rin kitang alagaan. Gusto ko makasama ka. But I'm in a such disarray that I don't think I can handle loving someone in this state. Ngumiti si Dahlia habang ang luha niya ay wala ring tigil sa pagbuhos. Inabot niya ang mukha ni Kane para punasan ang luha. Naiintindihan ko, Kane. At huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Andito lang ako para sa'yo. Hindi mo kailangan napilitin ang sarili mo. Don't worry about me and my feelings for you. You don't have to love me in this state. I can wait. Lumunok si Kane bago inabot ang kamay niya at saka tumingin dito sa mga mata niya. Give me a month to fix myself. Promise. Liligawan kita. Ngumiti naman si Dahlia sa sandaling yon. Masayang puso niya sa sinabi ni Kane. You can take all the time that you need. Andito lang ako. Handang maghintay sa'yo kahit gaano mang katagal. Thank you. He pulled her to his chest. I will do everything to deserve your love, Dahlia. Asahan mo na gagawin ko ang lahat. At ginawa nga ni Kane ang pinangako nito sa kanya. Ginawa nito ang lahat para maging mabuti na ang lagay nito. Niligawan siya nito hanggang sa 6 na buwan ang lumipas at dapat ay tapos na ang kontrata niya. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili lang siya sa tabi ni Kane. Hanggang sa awa ng Diyos ay unti-unti na rin umaayos ang kondisyon ni Kane at habang bumubuti ang sakit nito, saka naman bumalik ang sakit ni Dahlia. Unti-unting nalalagas ang buhok ni Dahlia at nangangamba na baka mapansin niyo ni Kane at mas lalo pang lumala ang kondisyon nito. Bata pa lamang noon ang madiagnose siya na may sakit sa brain. 5 taong gulang pa lang si Dahlia nung sumailalim siya sa operasyon para mawala ang tumor sa utak niya. Ngunit ang sabi ng mga magulang niya na doktor ay malaki pa rin daw ang posibilidad na bumalik ang sakit niya. At hindi na nga nagkamali mga doktor sa kanilang sinabi. Nung siya ay magdalaga na ay nakita ulit sila na namumuong tumor sa utak niya. Dahil nga na nagkaroon na siya ng operasyon noong bata pa siya ay delikado kung sa iilalim ulit siya sa operasyon. Kaya naman umaasa sila na matutunaw ang tumor ng mga gamot na iniinom niya. Ngunit ngayon ramdam ni Dahlia na unti-unti nang bumabalik ang lahat. Nangihina na siya at ang katawan niya. Unti-unti na rin nalalagas ang buhok niya. At bago pa man ang sakit niya at siyang maging dahilan para sa mas lalong lumalang kondisyon ni Kane, ay pinili niya na lang magpakalayo-layo. Nagmakaawa siya kay Pietro na lalayo na siya sa isla nito. Kay Kane at sa tulong nito ay nakalayo na nga siya.
Unang kita pa lang ni King kay Dahlia ay alam niya nang may iba itong nabihag sa kanya. Ito ang kauna-unahang babae na naging dahilan ng mabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Kahit na may mga naging kasintahan naman siya noon ay si Dahlia lang ang tanging nagparamdam sa kanya ng kakaiba na pakiramdam na kailanman ay hindi niya nadama. Kung tutuusin ay kayang-kaya ni Kay na ma-track ang lokasyon ng kaibigan nito na siyang tumangay sa pera niya. Sa yaman niya ay madali niya magagawa iyon. Ngunit mas pinili niyang hindi gawin iyon dahil nais niya rin na makilala at makasama ang dalaga. Hanggang sa namalayan na lang ni Kay na nahuhulog na rin pala siya para dito. Ngunit noong hulog na siya, ay saka naman ito umalis. Saka naman siya nito iniwan. Nilisan siya nito nang wala man lang paalam. Basta na lang itong umalis dahil ayon kay Pietro, ay nagmakaawa si Dahlia na ilayo ni Pietro si Dahlia sa isla sa kanya. Nahanap ko na ang lugar kung nasan siya ngayon, Kay. Nahanap ko na si Dahlia. Alam ko na kung nasan siya. Nang sandaling marinig ni Kay ng sinabi niyo ni Pietro ay tila nagpantig naman ang tenga niya sa saya. Bumilis din ang tibok ng puso niya. Nakaramdam ng saya ang puso niya dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng pag-aantay at paghahanap kay Dahlia, ay makikita niya na ulit ang babaeng mahal na mahal niya. "Where is she?" agad na tanong ni Kay. "Sabihin mo sa akin kung nasan siya. Kailangan ko siyang makita. Kailangan namin na makapag-usap." "Kane," sad ni Pietro sa mababang tono. Naglalakad din ito palapit sa kanya at naupo sa kanyang harapan. "You need to calm down and brace yourself with what I'm going to tell you." Napakunot naman ang noo ni Kane dahil sa sinabi nito at may hindi siya magandang kutob. Bumangon din ang magkahalong kaba at takot sa puso ni Kane. "Nasa ospital siya ngayon." "What?" Napataas ang boses ni Kane dahil sa labis sa gulat. "Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nasa ospital? Did she get into an accident?" "No," huminga ng malalim si Pietro. "Hindi siya na-aksidente. Pero sa lagay niya ngayon, ay kailangan niya munang manatili sa ospital. Meron siyang brain tumor. Bumalik ang sakit niya." Pakiramdam ni Kane ay nabingi siya dahil sa sinabi ni Pietro. Hindi pa siya naniniwala nung una, ngunit nang makita ng dalawang mata niya si Dahlia na nakaupo sa wheelchair, may bonnet na suot dahil sa tingin niya ay naglagas na ang mga buhok, payat at maputla ang dating mata na noon ay puno ng galak, pero ngayon ay wala ng buhay, ang pakiramdam ni Kane ay nawasak ang puso niya. "Dahlia!" Hindi niya na napigilan ang sarili, tinawag niya ito. At nang lumingon sa kanya si Dahlia ay tumakbo siya palapit dito at saka niyakap niya ito ng sobrang higpit na para bang anumang sandali ay mawawala ulit ito sa piling niya. "King?" Ang gulat nitong sambit habang yakap niya pa rin ito. "I miss you. I missed you so much, Dahlia." Naiiyak na saad ni Kane. "Akala ko hindi na ulit kita makikita." Lumayo siya at ikinulong ang mukha nito sa mainit niyang palad. "Masaya ako na kasama na kita ngayon, Dahlia. Masaya ako na nasa harapan na kita. Ang tagal kitang hinahanap. Ang tagal kong hinintay na muli kang masilayan." Pumatak ang luha sa mga mata ni Dahlia. "I'm sorry, Kane." Masuyo naman na hinaplos niya ang mukha nito. "Alam mo ba kung gaano katakatagal na hinanap? Walang araw na hindi ako nagdasal na sana'y matagpuan na kita para makapiling na ulit kita. Paulit-ulit kong tinanong kung bakit bigla mo na lang akong iniwan." Nanginginig naman ang labi ni Dahlia. "Lumayo ako dahil... dahil may sakit ako, Kane. Kung mananatili ako sa tabi mo, ay mas lalo ka lang masasaktan at mahihirapan. Malubhana ang sakit ko. Wala akong pakialam kung may sakit ka, Dahlia. Nanatili ka sa tabi ko nang kahit na walang kasiguraduhan kung gagaling pa ako sa sakit ko. Kung magiging maayos pa ba ang kondisyon ko. Ngayon, hayaan mo rin na manatili ako sa tabi mo. Tutulungan kita. Aalagaan kita basta huwag mo lang akong ipagtulakan palayo sa'yo.
Mahal na mahal kita, Dalia. Mahal na mahal kita. At hindi ko na makakaya na lumayo sa'yo, kaya please, hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hayaan mo akong tulungan at damayan ka. Kahit anong gawin na pagtulak ni Dalia kay Kane ay hindi na ito lumayo. Hindi siya nito iniwan. Nanatili ito sa tabi niya habang siya ay nagpapagaling. Hanggang sa napagtanto ni Dalia na hindi niya na talaga matatakasan si Kane. What are you doing? Nagulat si Dalia nang marinig ang boses ni Kane. Tiningala niya si Kane na seryoso na nakatingin sa kanya. Naglilinis. Lumapit sa kanya si Kane. Kinabig ang baywang niya, pabagsak sa katawan nito. You're going to be my wife now. And you will never clean any part of this mansion again. Humalik kita sa noo. I told you, ituturing kitang reyna. May mga kasambahay naman tayo para maglinis. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Sa awa ng Diyos ay tuloy-tuloy na nga ang naging pagaling nilang dalawa. Ayon sa mga doktor ni Dalia, ay isang himalang maituturing na nawala ang tumor niya matapos ang mahigit isang taon na pagpapagamot, ngunit batid na dahil yon sa walang tigil na pagdarasal nila. Noong mismong araw na nahanap niya si Kane, ay nagpropose ito sa kanya sa sunod na taon na ang kanilang magiging kasal. Nagkaroon pa ng problema noon dahil natagpuan din siya ng mga relatives niya ngunit pinaglaban siya ni Kane sa kanila hanggang sa ang yaman na para naman talaga kay Dalia ay nabawi na nila at ang mga kapatid ng kanyang magulang ay sinampahan ng kaso at ngayon ay pinagbayaran ng kasamaan ng kanilang ginawa. Muli rin sila nagkausap ni Jewel at humingi rin ito ng tawad sa kanya. Nagawa lamang daw nito ang lahat ng yon dahil tinakot ito ng boss noon. Sa kabila noon ay ginawa pa rin ni Dalia na patawarin ito. She chose to look at the brighter side of the situation. Kung hindi dahil doon ay hindi niya makikilala si Kane. At hindi niya mahahanap ang tunay na kaligayahan sa piling nito. Hindi nila ito sinampahan ng kaso at mas pinili ni Dalia na bigyan ito ng isa pang pagkakataon para magbago habang ang boss naman ni Jewel na nananakot dito ang ipinakulong nila. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon na paninisi sa sarili, ay natutunan na rin ni Kane na mapatawad ang sarili at hindi na nito patuloy na sinisisi ang sarili sa nangyari sa pamilya nito. I love you so much, my wife. Yesterday, today, tomorrow, and to many more days and years with you. Patuloy kitang mamahalin. Pinapangako ko rin na sa hirap o ginhawa man, ay mananatili ako sa tabi mo. Gumiti si Dalia sa kanya ngayong asawa. Mahal na mahal din kita, Kane. Mahal na mahal kita. Hanggang sa susunod mang mahabang panahon, pinapangako ko rin na hindi na ako lalayo sa tabi mo at mananatili ako sa piling mo, sa hirap at ginhawa. Sa loob ng simbahan kung saan naganap ang kasal nilang dalawa, sa harap ng altar at mga taong malapit sa kanila, ay binitawan nila ang pangako nila sa isa't isa at inangkin ni Kane ang kanyang labi. Kasabay noon ay ang malakas na palakpakan ng mga bisita. Woo! Mabuhay ang bagong kasal! Ang masayang sigaw ni Pietro nakatabi si Maureen na mas pinili na maging masaya para sa kanilang dalawa. Sumunod din ang ibang mga bisita sa sigaw na yon ni Pietro. Bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!